Hello, good morning mga kupre. Ngayong araw ay dito tayo sa Marilake. So, update ko lang kayo mga kupre dito sa Marilake, no? Mga kupre, ngayong araw kakaibang vlog ang inyong mapapanood. Si update natin ang kalsada natin sa Marilake mga kupre. Ngayong araw, Sabado. Sabado. Anong pizza ngayon? Uno ba ngayon? Ay, dos. Dos ngayon, no? Basta araw ng Sabado. So update ko kayo dito sa Marilake. Mga pobre, kung bago ka lang dito sa Marilake o kaya di mo alam ang Marilake, itong kalsada na to mga pobre ay talagang dinadayo ng mga rider. Bukod kasi sa napakaganda ng kalsada dito, napakaganda din ng view, napakaganda din ng klima dito sa Marilake. Sobrang lamig ng hangin habang nasa biyahe ka. Kasi kung napapansin nyo mga pobre, ayan o, napakaraming puno ng kalsada. So, ngayon, anong oras ngayon? 9:30. Ito ay 9:30 na ng umaga. 9:30 na umaga, pero ang dami pa rin, ang lamig pa rin ng hangin. Parang umaga pa rin dito. Sobrang lamig pa rin talaga ng hangin. Mga pobre, sa mga kapwa natin riders dyan, sa mga kapwa ko riders dyan na dumadaan dito sa Marilake, paalala ko lang mga pobre, kung napapansin nyo kasi sobrang ganda ng kalsada, no? Pero ang paalala ko, ganito lang ang takbo natin dapat. Dapat banayad lang tayong mananakbo. Yung simple lang pagdating sa mga ganito, mga palikuan na ganyan, hindi tayo dapat humaharurot kasi minsan hindi natin maiwasan pag nagkataon na pagliko mo o masyado kang mabilis, tapos nagkataon na may kasalubong ka, tapos nawawala ka sa linya, ang mayayari ka pobre, mag-ubersuit ka, magkasalpukan kayo ng kasalubong mo. Kaya ang dapat natin gawin lang dito mga pobre, para enjoyin lang natin yung napakagandang tanawin dito sa Marilake mga pobre. Enjoyin lang natin, kaya ang gagawin natin, banayad lang ang takbo natin. Tamang takbuhan lang, para iwas tayo sa disgrasya. Ganito lang talaga ang dapat natin ginagawa sa Marilake. Sa mga kapwa na ba natin riders dyan, lalo na sa mga naka big bike, hindi natin sila gagayahin mga kubre. Tayo na mga driver lang na hindi naman tayo eksperyensyado sa karsada talaga. Hindi naman tayo eksperyensyado para bumangking. Hayaan na lang natin yung mga big bike na minsan nakala natin naglalaro sila sa kalsada, pero nag-i-enjoy din sila. Sila naman kasi yung mga matatawag natin mga driver na talagang mga kumbaga may kaalaman sa kalsada. Kumbaga sila yung mga driver na matatawag natin na mahaba ang experience sa kalsada. Gaya nun, ang bilis ng takbo ng big bike, diba? Sila kasi yung mga naka-big bike kasi mga pobre, madalas dyan, sila yung mga sumasali sa mga race track, sumasali sa mga racing, ganyan. Kaya dito sa Marilake, na-apply nila yan kasi maluwang ang kalsada, na maganda ang kalsada. Kaya, pero hindi natin kagayahin yon sa mga simpleng driver lang din na kagaya ko, na dumadaan lang dito sa Marilake. Hindi natin gayahin yung mga eksperto sa kalsada. Shout out nga pala sa lahat ng dumadaan dito sa Marilake, no? Sana nag-enjoy tayo sa ating ride. Yun lang mga pobre, no? Sa paalala lang sa mga kapwa natin, mga driver, para maiwasan natin ang disgrasya dito sa Marilake. Kasi masakit isipin na halos araw-araw, linggo-linggo, may nandidisgrasya dito sa Marilake. Dahil lang sa yun, papatakbo na sobrang bilis, nagkaka-ubersot, ganyan. Kasi napakahirap talaga mga pobre, kung halimbawa ikaw ay baguhan lang dito sa ating biyahe dito sa lang sa kalsada ng Marilake. Napakahirap ka pobre pag halimbawa paliko tapos nag-overtake ka. Hindi mo patanaw yung nasa unahan. Kumbaga blind spot ang nangyayari. Hindi pa natin tanaw. So, mahirap 'yon mga pobre. Doon tayo matatagaw sa aksidente. Kaya para maiwasan natin ang aksidente, banayad lang ang takbo at saka dapat nasa linya lang tayo lagi. Para di lang naman sarili natin ang naprotektahan natin sa tamang takbo lang eh. Kumbaga naprotektahan din natin yung
at yung mga kasamahang mga driver, kasi paano nga naman kung halimbawa nag-overso tayo o nag-overtake tayo nang wala sa oras, wala sa tamang overtake, o kaya bumangking tayo ng sobra-sobra, yung humihiga lang tayo na ng sobra-sobra, no? Paano nga naman kung halimbawa sa pagkakataong yun eh may yung kasalubong mo, nasagi mo, o kaya yung kasabayan mo sa takbuhan nawala din sa linya dahil na-aksidente ka, di ba? Aksidente pa rin talaga ang mangyayari dito, mga pobre. Pag ganito, pwede tayong umo-overtake. Ito yung tinatawag nila na Big C, mga pobre. Big C. So dito sa Big C, marami ditong mga bumabangking, pero tayo hindi natin gagayahin. Paalala ko sa mga baguhan lang, ha, hindi natin dapat gayahin ang mga eksperto sa kalsada para iwas disgust yan. Kasi ang mga eksperto sa kalsada, gaya ng mga naka-big bike, parang laro na lang din sa kanila yan, kasi sumasaling naman sila sa mga racing at sa mga race track. Kumbaga, ang lawak ng kaalaman nila sa pagtakbo dito ng motor sa mga kalsada. Ayan ito, mga pobre, balik-uli ko yung kalsada, pero banayad lang tayo mananakbo para iwas talaga tayo sa disgrasya. Dito sa ating biyahe, napakaluwang ng Maralaki ngayon, napaka haliwalas. Sobrang konti lang yung nagra-rides yata, o baka nasa taas na silang lahat. So, samahan niyo ako sa ating biyahe, mga pobre. Ito yung isa sa napakagandang pahingahan dito sa Maralaki, mga pobre. Napakaganda, napakalayo ng paningin natin dyan. Mga pobre, dito na tayo papunta sa Manukan, no? Manukan. Pababa na tayo ng Manukan. Mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kalsada dito sa Manukan. Yan. Ganda ng kalsada dito, mga pobre. Yung palikulay ko na ito, mga pobre, diretso na ito sa Manukan. Sa pagbabangking naman, mga pobre, sa pagmamaniho naman dito sa kalsada, kahit palikulay ko ang kalsada ang dadaanan natin, basta nasa linya lang tayo lagi. Kumbaga, naiiwas pa rin talaga tayo sa disgrasya. Hindi tayo prone ng disgrasya. Susunod lang tayo sa linya talaga para hindi tayo matakaw sa disgrasya. Kumbaga, sundan lang natin lahat ng linya, kasi minsan may makasalubong tayong magbibilis, o kaya may kasabayan din tayong magbibilis. Iwas disgrasya, mga pobre. Shout out sa mga magigitin natin mga driver dito, ha. Eksperto sa kalsada. Mga pobre, sana nag-enjoy tayo dito sa ating gahe, at sana may nakukuha tayong aral sa gaya ng mga nasabi. Kung may mali din po sa aking masasabi, ang sinasabi ko lang po ay dahil base lang po sa experience ko sa kalsada. Katunayan, sa awa ng Panginoon, hindi pa tayo na bibisgrasya dito sa ating motor. Nasa Manukan na tayo, mga pobre. Ito yung tinatawag nilang Manukan, no? Dami nakatampay para dito. So, dadaan lang tayo, mga pobre. Yan, ito yung Manukan na sinasabi nila. Yan. Daming rider na nakatambay. Masarap kasi dito tumambay, mga pobre. Sobrang lamig ng panahon. Sobrang lamig ng hangin. Tataas pa tayo ng Manukan, mga pobre, ha. Yan, tataas tayo. Ang pinakamaganda talagang gagawin sa biyahe, pag nasa biyahe na tayo dito sa Marilaki, mga pobre, dapat ang takbo natin ganito lang, banayad lang, para enjoy lang talaga yung pag-rides nyo. Enjoy nyo yung mga lugar, makikita nyo yung magandang matanawin, kaya ma-enjoy nyo yung ganda ng kalsada. Kasi pag sobrang bilis na talagang biyahe, mga pobre, sa totoo lang, hindi na talaga naging enjoy yung biyahe niyan. Hindi nyo na maramdaman yung enjoy sa biyahe, kasi andyan na, malapit na tayo sa disgrasya niyan pag sobrang bilis na ang biyahe natin. O, hindi na ma-enjoy, kasi kailangan nakatutok ka na sa kalsada, kasi sobrang bilis talaga ng takbo mo, eh. Pero pag ganitong tumatakbo ka lang ng mabagal, kumbaga may pagkakataon na pwede ka pang lumingon bahagya sa gilid o tumingin doon sa mga tanawin sa kabundukan, ganyan.
Kaya ang maganda talaga gawin, dahan-dahan lang, relax lang talaga sa biyahe. Yun lang mga pobre, sana nag-enjoy kayo dito sa ating biyahe at sa, naging masaya din kayo nanonood sa ating mga video, sa ating video. Mga pobre, ulit hanggang dito na lang. Shout out sa lahat ng dumataan dito sa Marlaki. Maraming salamat sa panonood sa ating video at sana enjoy kayo. Enjoy lang din kayo sa pagra-rides.